Alright, kasama po natin ngayong Sabado at pag-uusapan po natin. Marami tayong pag-uusapan pero isa na nga dito yung tungkol dito sa pinag-aawayan sa motorsiklo. So napag-isipan po natin na imbitahin na po mismo yung taong gumawa po ng rule para maipaliwanag po sa ating mga ano natin. Yung kapural mismo o siyang pangpapaliwanag tungkol dyan. Ano? Wala tayong ibang tinutukoy, kundi ito yung dati pong chief po ng LTO, dati rin chief po ng LTFRB, at ngayon po ay senior consultant po ng road sector sa Department of Transportation. Involved na involved talaga ito ever since sa road transport sector. Yan dito po, kasama po natin si Engineer Alberto Swansing. Gandang hapon, Bert. Magandang hapon din sa iyo, Arnel, at magandang hapon sa mga sumusubaybay sa inyong programa. O nga, tuwa-tuwa si Miss Bea Jacinto at number 5 na raw itong ating istasyon. Eh. Congratulations pala. Congratulations. Isa ka dun siguro sa dahilan. Eh. May maraming nakikinig. Last time nag-usap kasi tayo, marami tayong pinag-usapan pero nasabotahe yung kwentuhan natin na dahil nataon sa birthday mo kasi noon eh. Kaya medyo nilusob tayo noon. So ngayon tuloy natin mapag-uusapan na marami tayong pag-uusapan tungkol sa road sector. Pero ngayon itong mainit na pinag-uusapan, Bert, itong isang provision na nakalagay doon sa LTO memorandum ito, no? AHS 2008-015. Sa kaalaman po ng lahat, yung AHS po ay Alberto H. Swansing. Alberto H. Swansing. Siya ho ang may pakanan nito. Siya ho may pakulo nito. At tinutukoy nga natin dito, siguro pakita nga natin sa ating audience kung ano yung tinutukoy natin na memo. Ito, pwede i-share kasi. Ito, ito. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Administrative Order AHS 2008-0115 Rules and Regulations for the Use of and Operation of Motorcycles on Highways. Highways. Ngayon, diretso na tayo. Marami pang provision dito pero diretso na tayo dun sa provision na pinagtatalunan ngayon sa social media sa pagitan po ng may iba-ibang motorcycle groups. Ano? May kanya-kanya silang interpretasyon eh. At nasa dulo na nga ito eh. Ito yung pinutukoy natin dito sa dulo. Yung violation for wearing flip-flops, sandals, or slippers while operating motorcycle and scooter. Operating motorcycle, yeah. Oo, nakalagay po dito ano, a fine of 500 pesos for the first offense, 700 pesos for the second offense, and a fine of 1,000 pesos and revocation of driver's license for the third offense. Ayan. Na naging mainit nga ito dahil doon sa nangyaring panghuhuli yata ng MMDA ng isang rider na isang nakasakay sa motorsiklo na nakatsinelas. O partner, since ikaw ang may pakulo nito, signed to, may pirma mo pa nito, Assistant Secretary signed. Pati nga pala si Secretary Leandro Mendoza nakapirma dito. Buti binabasa po na magpaliwanag partner, dito, partner. Binabasa ko, partner, yung thread sa social media no. Regarding that. And parang ang sinasabi nila, pinipresume nila na ang pillion driver, no. Unawain natin 'yan, ano yung pillion driver? Yan yung nakasakay na kaangkas sa motorsiklo. Ay hindi covered niyang administrative order na yan. Kasi hindi raw yan kinukonsider na operating a motorcycle. yan ang pagkakamali ng marami no, na hindi nakakaunawa as far as motorcycle operation is concerned. Ang pillion driver or ang tinatawag nating pasahero ng motorsiklo is also considered operating the motorcycle no, bagamat of course hindi siya may hawak ng handlebar ng motorsiklo
hindi siya ang umaapak sa preno, hindi siya ang nagkakambyo, hindi siya ang may hawak ng accelerator. Mm-hmm. But then, because of the characteristic ng motorsiklo, na magkatabi kayo ng rider. Mm-hmm. So, as if you are already, you're also operating the motorcycle, no, nakahawak ka sa kanyang bewang, no, tapos you have to maintain your balance, no. Ganun din, so kung anong gagawin mo will directly affect the rider itself, no. Hindi kagaya yan ng four wheel na motor vehicle or even yung tricycle, no, for that matter. Mm-hmm. Na yung pasahero ay nakasakay doon sa sidecar. Mm-hmm. So, independent yun. Ganun din sa mga four wheels up na sasakyan, mm-hmm, na yung pasahero independent. Pero, hindi niya mai-influensyahan yung driver, na makakagawa yung driver ng mari kamalian. Ano? Dahil hindi naman siya may hawak ng manibela, tapos may distansya between the driver at saka yung passenger. Ito kasing motorsiklo, iba nga eh. Characteristic ito, dalawang gulong, tapos nakaangkas sa likod yung pasahero, nakadikit siya ron actually sa, mm-hmm, sa rider. Hindi mo may kakaila yun. So, mm-hmm, yun ang, ano, pag kinatanong, yung bang pillion driver is also operating the motorcycle? Yes. Mm-hmm. Yes. Kaya generic yung ano yung pag sinabi natin operation of motorcycle. It, mm-hmm, involves both the rider, which is siya yung nagmamaneho ng motorsiklo, and the pillion driver. Mm-hmm. So yun ang pinag-uugatan nun. Mm-hmm. Kasi kaya naman pumasok yung ano na yan, yung argumento na yan. Kasi nga, I think ang nangyari, merong sinita ang MMDA, mm-hmm, na pasahero, mm-hmm, na nakasandals yata or nakatsinelas. Mm-hmm. And merong nangyalam na ang argumento niya is yun nga, yung pasahero is not operating the motorcycle. Mm-hmm. Yun ang pinagugatan niyan eh. Mm-hmm. Okay. Kasi malaking issue ito dahil alam mo na, mm-hmm, nag-alikan na itong mga motorcycle toxin, di ba? Mm-hmm. Yes. So, oh, yung mga sasakay, hindi mo alam kung anong suot eh. Magbubuksa yun. Hindi, kaya nga ano eh, kung napapansin ng mga sumusubaybay doon sa motorcycle taxi, we require na kahit yung pasahero dapat maayos yung kasuotan, which is well protected, no? Yung minimum safety standard, which is helmet, tapos pwede nga naka-jacket, tapos iwabawal ang short, mm-hmm, and nakasapatos. That's to cover you eh. Noong pinag-uusapan niya administrative order na yan, mga hearings, sabi na pwede naman yung sandals. Eh. Sabi ko hindi eh, kasi ang hinahabol natin diyan yung protection against the elements. Mm-hmm. No? So, naka-sandals ka nga. Pero alalahanin mo, naka-expose yung balat mo. No? Mm-hmm. So, halimbawa, matilansi ka ng bato yung paa mo. Mm-hmm. Walang cover yon, walang sapatos. Mm-hmm. Di ba madidistract yung attention mo? Mm-hmm. Kahit na maliit na bato lang yan, pag tumilansik sa paa mo yun, siya, uh-huh, kahit pa paano, titingnan mo kung ano yung tumilansik doon sa paa mo. Uh-huh. Then mararamdaman mo yun because walang cover. Mm-hmm. Ang cover doon talaga actually is yung sapatos. Mm-hmm. And the same goes with yung pillion driver, no? Nakasakay siya eh, pero pagka halimbawa na natilansikan yung paa niya ng bato, ganun din. Siyempre, mm-hmm, lilingon siya, no? Yung paglingon niya, yung pagyuko niya or whatever, will affect the stability ng motorsiklo dahil nakaangkas ka ron. Oo.
Well, naalala ko nung nagtayo tayo ng driving school ng motorsiklo. Ang basic rule kasi sa motorsiklo is yung cover as much part of the body as you can, di ba? Yes. Kasi nga wala namang protection. So kailangan magtakpan yung sarili mo. Yeah. Sama na yung paa. Yung motorsiklo, hindi yung kagaya ng four-wheel drive na parang nasa kukun ka, no? Mm-hmm. May protection ka. Yan, talagang the all parts of your body is exposed to the element. Uh-huh. Pero hindi pinag-uusapan dito ay tungkol sa safety. O ang kasama pinag-uusapan niyo dito ay kung bawal kasama o hindi niyo bawal. Kasama niyo. Kaya nga sinabi natin kung yung mga bawal. Uh-huh. Yan. Kasama yun yung safety. Mm-hmm. Kasi ang coverage noong administrative order na yun is yung nga yung operation ng motorcycle. Eh. Mm-hmm. So both, yung, like for example, at that time, ang mainit na pinag-uusapan, yung mga underbones, mm-hmm, na ang iingay ng mga tambutso, or yung iba, minomodify, mm-hmm, you know, nilolower, pinapalitan ng gulong, tapos nakalower. Yung handlebar, minomodify din nila, pinuputol. Tapos yung side mirror, na silip ano, lang. Kasing laki lang ng ano eh. Mas malaki pa nga yata yung sunglass eh. Mm-hmm. Silip lang. No? So, yung mga ganun. Mm-hmm. Oo, maraming cover memorandum na to eh. In fact, encompassing yun. In fact, sa mga motorcycle riders, kung nagbabalak sumakay ng motorsiklo, dapat nga kapisaduhin nila yung content nito eh. No? Oo, basahin nila yan. So ngayon, ngayon, partner, ito ang problema natin. May dalawang kampong hindi nagkakasundo dito at nagbabangayan na nga sa social media at mayroon na lang mga nagkakampi-kampihan. Eh, no? So paano ma-resolve ito? Sino ang magde-decide na sino ang ano ang dapat? Well, ang siguro sa aking pananaw, hanapin nila kung sino yung gumawa ng administrative order. Which is ako ngayon. Ano? In fact, ako nananahimik na ako. Nagulat na ako at maraming tumatawag sa akin na yun at tungkol yan. Sa bagay na. Actually, ang pinagmulan lang doon is nagkasagutan ba si Bong Lebria at yung sino to? Yung dating HPG. Kalna Busita. Busita. Oh, yeah. Mukwestiyon doon sa ginawa ng MMDA na panghuhuli. Sana ma-resolve naman kaagad-agad dito dahil mahirap nagkakagulo ang buong community. In the meantime, susundin, di ba? Kanino sila susunod? So, finally. Ang nangyari, sa tingin ko, ano, inanapan noong kabilang kampo yung paraan kung paano masabing yung nakasakay o yung tinatawag nating pillion driver ay hindi nag-ooperate ng motorsiklo. Ngayon, since hindi siya nag-ooperate ng motorsiklo, hindi siya covered noong administrative order. Parang ganun eh. Parang gusto niya ganun ang palabasin. Pero since, yun nga, kapilang panig, pareho silang may argumento, kailangan talaga may maghusga niyan. Hindi naman sila, since nasa argumento sila, hindi sila pwedeng maghusga dito. Yeah, oh. Yan nga, ang nakikita kong maayos na paraan dyan is hanapin lang gumawa ng administrative order. Yung nagbuo ng administrative order. Okay. Kung sino po yung nakikinig sa kanila, sa kanilang kampo, abay, pag-usapan na nila, ito na mismo ang nagsalita yung gumawa po nitong provision ng administrative order. Basta, partner, ako naman yan eh. Yung administrative order na yan, hindi naman yung midnight administrative order or naisipan ko lang kagabi na gumawa ng at ngayon ginawa ko. No? Mm. Siguro naman, saksi ka sa mga sa mga nangyari bago na po yung administrative order na yan. Katakot-takot na konsultasyon ito eh. Konsultasyon ang ginawa natin dyan. At doon nga nakita, nung magkaroon ng konsultasyon, doon natin nakita yung iba't ibang grupo ng mga motorsiklo, mm-hmm, na magmamayari ng motorsiklo. Mm-hmm.
ang isang ang alam ko ang isang grupo who staunchly supported yung administrative order na yun, is yung mga big biker. Mm-hmm. Mga big biker. Okay. Yung, yung ano na yan, yung administrative order na yan, actually, it does not only address the big bikes, but ito yung ano, yung underbone, yung tatawag natin. Nag-umpisa na maging popular ang underbone yung ano. At nakikita natin na how it is being operated. Ang tawag nga ron sa mga ibang nag-ooperate niya, mga underbones niya, kamote rider. O sige partner, iwanan na natin topic na yan. Puntahan natin yung iba pang mga pinagkakaabalahan natin dyan sa Department of Transportation.